So ayun mga boss, mga magandang araw muli sa atin lahat. Ngayong araw po, may isi-share ako sa inyo ngayon regarding dun sa ating unang video. Ito, yung video na yan. So yung video na yan, may nag-message sa atin. Sana daw maituro natin yung kung paano ba siya ikabit sa kanyang Suzuki Thunder 125 din. So ang nangyari kasi, may nakita na siyang video at in-apply niya dun sa kanyang motor. Kaso ang problema, hindi siya gumagana. So possible kung basin doon sa siguro sa pagkakakabit niya. So yung ating kasing Suzuki Thunder 125 ay ang kanyang starter na trigger ay negative trigger po ang ating Suzuki Thunder. So siguro yung kanyang video na napanood ay positive trigger. So hindi po siya po pwede. So tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ko ikinabit dun sa aking Suzuki Thunder 125 yung automatic start, yung auto key start kung tawagin. So ito mga bossing, pakita ko sa inyo, step by step mga boss, tuturo ko sa inyo. So ayan mga bossing, ito po yung gagamitin natin ng module para mapagana natin yung ating auto electric start. So auto kick start module po ang tawag natin dito, at nabili natin to sa Lazada. So isa-isahin muna natin mga bossing bago natin i-actual para mas madali yung maintindihan at malaman kung saan ba ang mga punta nila. So yung CK na yan, hindi po natin siya gagamitin, disable nyo po yan. At yung atin naman pong COM or common kasama ang ating BCC. So yan po yung ating positive ng ating module. Diretso natin yung mamaya sa accessories wire. Then yung ating CB, ilalagay natin sa number 85 ng ating relay. Then next is yung ating ground. Pwede nyo siyang ilagay sa body ground or pwede nyo ilagay sa negative ng ating battery. So, okay na tayo dyan sa ating module. Okay? Then, next naman natin dyan mga bossing is gagamit tayo dito ng ating horn relay. Pwedeng 4 or 5 pin. Walang problema dyan kasi yung number 87A, hindi naman po natin siya gagamitin. So, isa-isahin din natin mga bossing kung saan ba siya dapat itap. Ano mga bossing? So, ayan. Unahin natin yung ating number 85 ng ating horn relay. Itap natin siya dun sa ating CB ng ating module. Ayan. So, dyan ang punta niyan. Silang dalawa ang magkakonect. Then, next is yung ating number 86 at number 30 ng ating relay. Lagyan nyo siya na, pagsamahin nyo sa wire at saka dugtungan ng wire kasi ilalagay natin siya dun sa ating neutral wire ng ating unit. Then, next naman is yung ating number 87 ng ating relay. Ilagay natin sa trigger starter ng ating motor na kulay yellow na may lining na green. Then yung ating number 87, disable natin yan, hindi na po natin yan gagamitin. Then ayan, naisa-isa na po natin yung ating mga kailangan gamitin at kung saan ba siya mga dapat nakatap. Then ngayon, gawin naman natin is i-actual naman natin mga bossing. So ayan mga bossing, i-actual naman natin. Bali ayan, nilagyan ko na siya ng mga wire at okay na yan, nakatap na yan lahat. So para mas madali ko lang maipakita sa inyo yung mga pupuntahan niya, ayan, nilagyan ko na siya ng wire. So ayan, kung makikita nyo yung ating common or yung ating com yung nasa gitna na yan, nakatap siya dyan sa ating BCC, yung positive ng ating unit. So siya ay diretso ang punta dyan sa ating accessories wire ng ating motor. So kapag susuki sir, kulay orange, dyan nyo siya itatap. Yan kasi yung pinakamalapit, kaya dyan ko na lang siya itinap. Ano? Kasi lahat ng orange wire ng ating unit is yan ay accessories wire. So next naman natin dyan mga bossing is yung ating negative wire ng ating module. So ayan, yung ating GND or negative ng ating ground, so dyan ko na lang din itatap sa ating ground ng ating battery. So negative wire ng ating battery. Ayan. Diyan natin nilagay yan.
Then next naman natin dyan mga bossing is yung ating number 85 ng ating relay. Then ayan yung ating CB ng ating module, ayan, idediretso natin yan patupunta dun sa ating number 85 ng ating horn relay. Ayan mga bossing, number 85 ng ating relay. So silang dalawa yung magkasama dyan, ayan, ng ating module. Then next naman natin dyan mga bossing is yung ating pinagsamang number 86 at number 30 ng ating horn relay. So magkasama siya mga bossing, ha, ipagtap nyo siyang dalawa, ayan. Okay, then lagyan nyo, habaan nyo ng wire kasi itatap natin siya diretso dun sa ating neutral wire ng ating motor. So ang neutral ng ating unit is yung nag-iisang socket na yan na may kulay blue. So kailangan kasi natin supplyan ng negative yung ating relay para gumana siya kapag naka-neutral. Pero pag hindi naka-neutral, hindi po siya gagana yung ating automatic start. Para safe po tayo dyan mga bossing. Then next naman natin dyan is yung nating number 87 ng ating horn relay. So sabi ko nga kanina, yung ating unit is negative trigger. So kailangan ang lalabas dyan sa ating relay na yan is negative trigger. So ayan, dyan siya nakatap sa ating kulay yellow. Ayan, yellow na may lining na green. Dyan po natin siya itatap. Okay? Ayan, yan po kasi yung ating ng starter relay natin mga bossing. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, nagdagdag nga pala ako dito ng isang features kasi nilagyan ko siya ng switch na on-off para in case na ayaw kong gamitin yung ating automatic start, pwede ko siyang patayin para ma-disable yung ating auto start. So kung gusto ko naman siyang gamitin, i-on ko lang siya. And yon, diyan siya nakatap sa ating positive ng ating module. Then next naman natin dyan mga bossing is itetest naman natin kung gumagana ba yung ating module. So para ma-adjust din natin at hindi ma-access sa battery at para ma-test natin kung nagana, gumamit ako dito ng test light. So diba sabi ko sa inyo, negative trigger yung hinahanap natin. So kailangan yung ating negative ng ating test light, ilalagay nyo dun sa positive ng ating battery. Kasi nga ang hinahanap natin ay negative trigger. So kailangan ang lalabas dyan sa wire ng number 87 ng relay ay negative. So kailangan umilaw siya na nakatap yung ating negative ng ating sa battery. At kailangan umilaw yan mga bossing. Okay, so testing natin. I-on natin yung ating susihan and then yan. Okay, so gumana yung ating module, yung ating automatic start, auto key start mga bossing. So ibig sabihin, ang lumabas sa kanyang number 87 is negative. Then next naman natin gagawin dyan mga bossing is i-adjust naman natin yung tagal or yung bilis ng paggamit ng ating module. So kapag yung pakaliwa, dahan-dahan lang yung pag-adjust dyan. Pag pakaliwa, ang adjust natin is pagtagal ng buhay ng ating module. Ngayon, pag pakanan naman is dun sa pagbawas ng tagal ng kanyang paggamit ng kanyang module para hindi siya ganun kaaksaya sa ating battery. So ayan, testingin natin yung ating on-off ng ating module. So yung mapapansin nyo, patay yung ating module, hindi siya gagana. Then pag binuhay nyo yan, gagana ulit yung ating module. Then ayun, kung pag natapos nyo na siyang itest gamit ang ating test light, pwede nyo na siyang itap dun sa ating negative trigger ng ating starter relay dun sa yellow and green wire ng ating starter. So itap nyo na siya mga bossing and kayo na yung bahala maglinis ng ating wiring. So okay, ayan, testingan na natin kung gagana yung ating automatic start. So ayan, kung mapapansin nyo mga bossing, naka side stand pa po yung ating unit para mamaya papakita ko sa inyo kapag nakakambyo, hindi siya gagana. In case halimbawa or
nagsusin mo siya na hindi mo alam na naikambyo nung iba. So ayan, so neutral muna tayo mga bossing, testing natin kung gagana. Okay, ayun, so okay, start mo ang ating unit. So mabilis lang yung ginamit kong paggamit do sa ating module, inadjust lang natin siya sa mabilis para hindi ganun katagal umikot yung kanyang starter. So okay, next naman natin is mga bossing is testing na naman natin kung pagka ba nakakambyo is gagana ba yung ating automatic start. So ayan, gagawin natin is kakambyo natin siya. So nakapremera yan. Okay, so walang cut po yung video natin, ano. So ayan, tingnan natin kung gagana yung ating automatic start. Okay, ayan. So hindi po siya gumana, ano, kasi safety features po natin yan para in case halimbawa nagagamitin mo na yung unit at may kambyo sa paradahan, hindi siya bubulusok or bigla siyang tatakbo, ano. So safety features po natin yan. Ayan, the next is kung neutral po natin, so syempre hindi siya gumana, pwede mo na siyang gamitin yung ating starter. Ayan. Okay, then next naman natin, pag ayaw mong gamitin yung ating automatic start, then ayan, patayin natin. Kung ayaw mong gamitin yung ating automatic start, then ayan, patayin mo siya. Okay, hindi siya gagana. So ayan, okay, neutral, hindi siya gagana, pwede mo siyang gamitin ang starter. Okay, so okay po tayo mga bossing. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood mga bossing. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. At ingat po kayo sa ating pagwawiring. Maraming salamat po. Please don't forget to support my channel mga boss. Please like and subscribe naman po dyan mga bossing. So ride safe po sa atin lahat. And God bless po.